And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Ayan po mga bayan, masaksihan po natin yung pabahay ni Pangulong PRRD at Pangulong Bongbong Marcos, no, na talagang tinuturnover na po sa ating mga kababayan itong mga housing unit dyan po sa siyudad ng Naik, Cavite, no. Ito po ay umaabot lang naman mga kababayan sa 30,000 unit ito, no, dyan sa Naik, Cavite, no. At talagang napakaswerte po ng ating mga kababayan na nakinabang nitong housing unit ng ating pamahalaan na kung saan sa napakamurang halaga po. At mayroon pong kasunod yan mga kababayan sa ayan po yung mga nagawa ni dating Pangulong PRRD sa side na yan, yung kulay green na bubong at puti. Ayan mga kababayan, ay ipagpatuloy po yan ng ating Pangulong PBBM, no? Yung programa ng ating Pangulong PRRD, no? Na kasalukuyan pong may mga project pa rin sa area ng Caloocan at yung doon naman sa pinakita natin sa unang vlog, yung doon sa Marikina ay itutuloy din po yon, no? Actually, may mga plano na rin po yung ilalatag ni Pangulong Bongbong Marcos at may groundbreaking na rin po at may mga ibang unit na rin po ni PRRD na patapos na. At napaganda dyan po mga bayan sa Naik dahil ayan na po ang tulay na magdudugtong sa Bataan to Kawit, Cavite, no. Kapag kayo po ay may housing dyan sa Naik, Cavite, kapag kayo pumunta ng Subic, Olongapo, ay madali na lang po kasi magkaroon po dyan ng future tulay. At dyan sa Kawit naman, pag pupunta po kayong Laguna, Patangas, dyan na po kayo sa Kawit din. May Kalax, dyan po magkarugtong na po yan. Cavitex, ano, napaganda. Ito na po yung mga housing unit na pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung itong mga unit na ito na means yung iba ay hindi pa tapos, no. Ito pong era sa may bandang North Caloocan po ito mga bayan. Dahil anong purpose nito? Dahil sa medyo sobrang liit ng wala ng lupa at sobrang mahal ng lupa, no, na tinatayuan ng ating gobyerno, kaya ganito na po ang style nila. Hindi na gaya doon sa Naik na bungalow style. Ito na po ay condominium style na po ang gagawin dito sa North Caloocan. At ganun din po doon sa may mismong Marikina, no, na talagang napakaliit na lang po ng mga lugar yung lupa na tatayuan, kaya ang style nila para mas makalika ng mas maraming unit, mga bahay, condominium style na po ito para mas maraming pamilya ang makinabang kaysa igaya natin doon sa mismong Naik, Cavite na medyo malapad pa pong ano doon, lupa, no. Pero mas maganda din po doon mga bayan sa bandang Naik, Cavite, ganito na rin style dahil talagang dadami at danami dyan dahil ang daming mga kabayan natin na walang mga tahanan, no. Nasa tabing laylayan lang po, natutulog sa mga kalye, no? Ayan.
Kaya ito'y magandang plano ng ating gobyerno, sobrang ganda, no? And po, yung iba ay may mga bubong na po yan, kulay pula. Ayan. Tinatapos na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang naiwan ni PRRD po yan, no? Ayan. Kulay pula na po yung pintura dyan, condominium style po ito. At ito po ay magkakaroon po, sinabi po doon sa isang tauhan ni PRRD, ni Pangulong Bongbong Marcos, na magkakaroon po dito sa area ito ng lalo na doon sa Naik, Cavite, na magkakaroon po doon ng school, tsaka palingki, tsaka hospital, at ang importante doon, mahabayan, yung talagang transportasyon, no? Makita naman po natin doon sa unang mismong vlog natin na tapos na po yung kalsada. Talagang simentong simentado na. At ang kagandahan doon sa Naik ay preskong presko yung hangin doon, no? Dahil katabi po ay mga palayan at mga kahoyan, no? Tulad dito po ay talagang dito po banda mga kaubayan ay talagang may mga puno pa naman dito po sa area ng North Caloocan. Maganda pa rin po, no? Ayan, enjoy lang po. Ano po yung mga maipagmamalaki yung legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ganito. Hindi ko ipagyabang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is that we built the... And that's all. I will not crow about it in public because... Sabihin na ito. Sa anim na taon na ikaw inanungkulan, wala akong masabi sa iyong napatunayan. Di nakakapagtaka, mahal ka ng taong bayan. Dahil sa kahanga-hanga mong kakayahan, ginawa mo ang lahat upang bayan mapabuti. Kami ang inuuna at hindi puro sarili. Madami nang nabago, hindi na tulad ng dati. Yung dating magkulong na panood ko sa TV, kahit saan ka mapunta ay iyong makikita. Natapos niyang proyekto na napakaganda. Nilabanan niya ang droga, kurakot binasura. Nilinis niya yung dating tambakan ng basura. Marami pong salamat sa iyong pamamahala. Tatay Digong dapat tawagin na isang dakila. Sa iyong nagawa kami ay iyong napaluha. Binangon mo yung dating lubok na ating bansa. Bansa na Pilipinas, eto na ang simula. Sa bagong uupo sa